Yan, dahil malaki na ang aming mga tanim, kailangan na nila ng abono. So, meron kaming okra, talong, ano yung talong, ano pa? Talong ulit yan. Ito ang aming mga kalabasa. So, kailangan nila ng mga abono. So, yan, kukuha kami ng aming abono. Ito ang aming mga aparato. Tangkarat. Wala na bang ka talim-talim niya. Ano mo, bro? Uy, ang ganda ng buwan! Uy, ang ganda ng buwan! Ay, ang ganda ng araw! Ang orange! Oh! Ay, hindi, wait lang. Hindi nila makita. Sana? Bakit di makita? Huh? Huh? Bakit hindi makita? Dito sa video. Ganda ng araw. Ayun. Yan. So maghahanap kami ng aming abono. Nasa lahat ang aming abono ang hinahanap ay tangin ng kalapaw. So maganda yan kasi organic abono yan. No, love? Ito oh, may malaki nun. Oh, saan? Oh, cut one ah. Oh, ito malaki-laking tae. Ano? Malaki-laking tae. Oh, malaki-laking tae. Alam. Tama. Yan na ang aming nakukuha. Tae ng kalabaw. Maganda to. Para sa mga grapes namin to. Tsaka para sa mga lana. Dun eh. Mag-hunt kami ng tae ng kalabaw. So, ayan, habang naghahunt po tayo ng tae ng kalabaw, magkwentuhan po muna tayo. But before that, welcome back to our channel. So, ayan. So, maghanap po tayo ng aming abono, organic na abono. Uy, may ngok-ngok. Ha? May ngok-ngok. Ano yan? Alam mo yung parang owl na brown, pero hindi siya owl. Hindi naman nakatali ata sila. Fresh pa? Fresh pa, hindi pa pwedeng kunin. Ay, ulang laki. Yan oh, ulang. Oo, nakita ko. Ganda na din. Hmm? Hindi pa ka may mga itlog pa sila dyan. Ang dami pa pala rito. Tingnan natin. Kaya ako ng baril. Airsoft nga sabi ko sa'yo. Na pwede bang magkuha ko ng mga ganito pang lagay dun sa ano, halaman? Pero yung itak. Ay, ang laki ng ibon nila. Halika dito yung malaki. Oh, yun ang kulay white. Sabi ko sa'yo, parang yung nakita natin sa ano. Oh, may mga ibon din dito. Ayun, may labo. Ayun na. Parang di ba eagle yan? Hindi.
So ayan, dahil naputol po ang ating kwentuhan dahil sa ngok-ngok na yan. Ang ngok-ngok po sa amin ay ito po isang brown na ibon na kamukha ng isang owl. So ayan, pala na po kayong maghanap. So balik po tayo sa kalabaw. So ayan, ang salitang kalabaw ay galing sa salitang Visayan, likely waray po siya, karabaw. So ngayon, yung karabaw kasi is parang somewhat katunog ng Spanish word na karabaw. Kaya dyan, parang dyan nata sila nagsimula. Kaya siya tinawag na karabaw in English. Pero sa atin talaga nagsimula ang salitang karabaw sa waray. So ayan, sa amin pong mga Ilocano, ang tawag namin ay nuwang. So comment down below po anong tawag sa inyong mga lengguahe. So, ayan, habang kumukuha po kami ng runo or stick para sa aming pong mga tanim, magkwentuhan po tayo tungkol sa mga kalabaw. Alam nyo ba, nung mga panahon ng mga, panahon ng Hapon, since 1941 to 1945. So, ayan, nagkaroon ng malaking dagok noon dito sa ating bansa ng dahil dyan sa mga kalabaw. Bakit nagkaroon ng malaking dagok? Wait lang, balikan natin ang kwento. So, noong 1941 to 1945, during Japanese period to ha, so alam naman natin kung anong ugali ng mga Hapon noon. So, base sa mga kwento ng mga lolo-lola, alam natin ang ugali nila. So, hindi ko alam kung pwede natin i-describe na napakasama nila. Or, ayun, bahala na kayo. So, alam naman natin na tuwing pag may nakikita sila noon na mga Hapon is nagtatago na sila, na nanginginig na sila sa takot. Ano bang ginagawa kasi ng mga Hapon na yan? So, noon, kapag nagpapatrol ang mga Hapon, kinokolekta nila yung mga bigas ng mga Filipino farmer. But aside from that, pinapatay pa nila ang mga kalabaw. So, alam naman natin na ang mga kalabaw is yan yung mga ginagamit nila para sa pagbubukid. So, ngayon, dahil sa mga pangyayaring ito, na-prevent yung mga farmers na magsaka kasi wala silang magagamit na. Nang dahil dyan, nagkaroon na ng batas na bawal patayin o katayin ang mga kalabaw simula noong 1946 hanggang 1980. Ganon katindi. So, ayan. After that, nagkaroon na ng RA 1707 wherein an act creating the Philippine Carabao Center to propagate and promote the Philippine Carabao and for other purposes. Yan. Maglalagay na kami ng abono. Una, lalagyan muna ng anong tawag doon? Butas. Tapos, tsaka mo i-apply yung mga dried na tae ng kalabaw. Yan. Kailangan na nila ng abono kasi masyado na silang mapapayat. So, mas maganda yung ganyang klase ng abono. Organic. Yung iba, nalagyan na namin yung mga ito. Yung mga tanim na kalabasa. Ayan. Pero yung iba, hindi pa. Nalagyan na ng bato. Ano na lang, wala. Ang dami na, anlab. Ayan. Yung suha pa ay, nalagyan na ba? Hindi na muna. Yung langkan lang. Sila mo nang kailangan kasi ayan, bukas masyadong mapayat ang kanyang stem kaya lalagyan ng abono. Ito ay latex free langka. Latex less, latex free. Pero may latex di ba? Yun nga, less and free. So ito ay isang lanzones. Kailangan mo munang mga ilang sentimetro mula sa puno, lagyan mo ng abono. Kapag gumagamit naman kayo ng mga triple 14 na abono, ganyan din kalayo dapat. Mga ilang langka lang layo mula sa puno para hindi mainitan. Anong problema ito kay sinabi ko?
Oo. Pag organic, walang problema. Pero kapag ang ano, kailangan. Triple 14 na yan. Synthetic fertilizer. Oo. May mga abonong pang pataba, pang palaki, pang pa, pang pabulaklak, ganun. So, ito all around. Ni, na ano na yung sili? Yan. Bahay ko bupo itong tanim namin. Mayroon kaming sili. May grapes kami. Yon, medyo maliit pa. Mayroon kaming Thai. Guwapo. Dito, medyo hindi maganda ang klase ng lupa. Kaya, kailangan i-mixturean ng mga ano, organic para ma-decompose, madagdagan ng nutrients yung lupa. Hampalam. Suka. Meron naman na ikaw nilagay dyan ah. No? Ayang playa? Dito, sa gilid niya. Maugat, soft pa. Ciao! One eternity later. So yan, tama na muna ang kwentuhan tungkol sa kalabaw. Papakita ko na po sa inyo ang aming mga tanim. Ayan. So after a month or 3 weeks yan, ayan na po sila kalalaki. Malalago na po sila. Ayan. Malapit na po silang anihan. Ayan, kung mapapansin po ninyo, sobrang laki ng kanilang mga dahon. Yan po ay epekto ng tayo.